Yo, what's poppin', everybody? Is your boy David again, and I'm back with another video for today. If you guys are new to my channel, make sure to subscribe to my YouTube channel, like the video, and comment down below. So finally today, nirelease na ng GMA yung performance ng Queendom and Kingdom last Sunday, June 11, 2023, with some special guests like Jessica Sanchez, SB19's Stel, and Raph Salazar. So may mga collab dito na naganap. And if you guys haven't watched my reaction to Julianne and Stel's Hanggang sa Huli duet, you guys might want to watch it after this or before watching this one. So ang dami nating ire-react. So my time is just so limited kasi marami po akong ginagawa nowadays, but I'm still making time to do this. So let's jump right into the video, and wag po kayong malimot or wag niyo pong kalimutan to follow me on my Facebook page, David Lanyas, and on Instagram, realdavid_29. So let's begin. I'm excited. Let's go, let's go, let's go. Okay, base sa kanilang suot, this is in celebration sa ating Independence Day. Beautiful. I love that. Then you came in and brought along the sunshine. Now you're here to stay. You make me shine. Hey. Shine like the stars in the heavens. I am so overwhelmed. Jessica Villarbin and Jessica Sanchez together in one song performance. I am so proud, man. Nice. Magaling talaga to si Jessica Sanchez, man. Walang kupas eh. Pero excited ako sa part ni Jessica Sanchez, Jessica Villarubin, na siya naman yung mag high notes. Eto na, eto na. Let's go. Aya. Laban na laban si Jessica Villarubin eh. Ayaw pakabog eh. Ayaw pakabog eh. Ulitin nga natin yan. Grabe. What? Powerful. Powerful. Powerful, man. Whew. Ah, naubusan ako ng hininga dun. Anong kailangan ko?
Oh, Hazel Santos. Ang ganda niya sa red. Uy. Uy, nakita ko na si Stel sa likod, oh. Nakita niyo ba si Stel? Ayan, oh. Ah, mamaya, mamaya. Very iconic yung mga hagod ni ani Mark Bautista. Eh. Since lumabas siya sa TV, ganito lang talaga yung style niya, and he was able to maintain that style of, you know, hindi siya nag-compromise or, you know, hindi siya sumabay sa mga parang change of style ng mga artist ngayon. I just love Hazel Santos. Napaka-consistent niya. Pag any song, kahit anong kanta ibigay mo sa kanya, makakanta niya, man, in her own style. Bagay din kay Mark yung kanta. Sing! Gusto ko yung lahat sila ngayon, not lahat, kasi hindi pa naman lahat, no, nakikita natin. I just felt like parang they're quite in the zone, no? Si Jessica Sanchez, Jessica Villarubin, and this pair, parang nasa zone sila ngayon. Like, there's an extra motivation to sing it really well, no? Yun yung nararamdaman ko, eh. Sing. Nice. Strong take sa end, ah. I love that. Garrett. Ngayon tayo ay nakalayo. Ang linis, man. Hindi pa ba baka na ano kayo, baka napatanong kayo bakit hindi ako nagulat sa pairings. It's because nakita ko na yung kung sino yung pairings yesterday nung nag-react ako sa hanggang sa huli, no? Hindi kasi yon full, pero nakita ko kasi sa end part na yon, nag-sing in chorus silang lahat. So nakita ko sino yung pair. So kaya alam ko na. Ang aking pag-ibig, ibang nagsumpaan tayo. That deep and round voice, man. That's incredible voice. Grabe. Always stunning talaga itong mukha ni Ahana, man. Like, mapapapos ka talaga. Bakit nagkukubli, nagtatago,
Bagay sila ni Garrett dito sa kantang to. Kasi pare silang malinis kumanta. Nice! I love it! Nice! Lovely, lovely! What? Grabe. Palinisan to, men. Palinisan ng kantahan. Nice. Grabe. Swak na swak yung boses nilang dalawa. Woo. Ito, sasabihin ko ah. Ever since bilib na bilib dala ako kay Raf Salazar, but for some reason hindi siya nabibigyan ng break, like break talaga in the industry. Yun yung ano ko. Raf has competed in Wakopa, I think, no, World Championship of Performing Arts, if I'm not mistaken. He brought some gold medals para sa ating bansa. He also has proven to be vocally athletic. But for some reason, nasasayangan talaga ako dito sa talent ng batang to. It's because talagang hindi siya nabibigyan ng yung parang deserve niya na break. Very modern yung approach niya sa style, sa kanta. Hey. Wow, good pair. Nice. Kung sino nakaisip na ito, Ashley tsaka si Raf. I think this is a vocally, no? This is a good pair. Minsan unfair yung buhay. Katulad ni Thea, ang ganda na, 'di ba? Ang ganda. Tapos ang ganda pa ng boses. Very explosive yung boses nito eh. Nice. Raf is doing good ha dito. No, hindi siya nakikipagbardagulan in some, kasi minsan kasi we have this tendency kasi guest lang tayo, di ba? Given na hindi naman lagi tayo nakaka-perform sa, sa All Out Sunday, minsan we have tendencies as a singer, as a performer na, we have this parang aggressiveness sometimes na I have to out
perform the other singer. Bro, I love how Raph is just going with the duet smoothly. No, that is called professionalism. Woo! Sing! Oy, pangalawang performance ni Thea na ano ah. Nung ikaw lang, bilib na bilib ako sa kanya. Tapos eto, nako Thea, baka ano. Huwag ka naman ganyan. Okay. Nalilito na nga ako kay Hannah tsaka kay Julie, tas sasali ka pa. Nalilito. Ano ba yan? Ilagyan pa ng konting run eh. Grabe si Thea, man. That was powerful. Woo! Grabe. Oh! Interesting pair, Marian and Christian, okay? Ayaw pa kabog ni Marian. I love it. Okay, sinong singer sa Philippines na katunog ni Christian Bautista? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Sabihin niyo sa akin, man. Wala, 'di ba? Wala eh. Pag ganitong tunog, matik Christian Bautista. Galing mo, Marian. Nice. 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 Minsan talaga, hindi mo malalaman ano talaga yung future mo, no? Take for example this one, no, Marian and Christian Bautista. What I'm saying is si Marian, contestant lang siya dati ng The Clash. Christian Bautista was already a judge, if I'm not mistaken. He's already one of the judges, no, sa The Clash. Pero tingnan niyo ngayon, nasa iisang stage sila. Grabe, no. God is good, man. Grabe. Power. Eto na. Eto na. Julianne and Stel. At kahit pa ang mundo ay mag-iba, ako'y laging nandito, di man ako para... I really love this song, man. One of the best from SB19. Walang kasinungalingan, walang halong chemical, no cap, man. This is one of my favorite songs from SB19. Babago. Sarap talaga nung harmony ni ano doon, no, ni Stel.
Parang sa SB19 lang ba? Nice! Woo! O diba sabi ko sa inyo, may chemistry to eh. No, parang nahihiya lang ng konti. Nahihiya pa, may ilangan pa ng konti. Konti-konti lang. Sa aking puso'y nag-iisa. Ooh. Eh, nabasa ko sa comments ha, parang bet din ni Stel si Julian. Parang fan si Stel ni Julian, if I'm not mistaken ha. Gusto ko talaga yung ano nyo, konting ballad dun. Nice. Nakaka-proud, man. Stel, grabe, SB19. Grabe. Ah, kasi, sabi ko na to kahapon eh. Nasabi ko na to kahapon kasi I was one of those people na nag-react sa kanila nung bago pa sila. No one, konting-konting tao pa lang yung bumibilib sa kanila. And now seeing him doing his thing individually, no? Bringing the name of SB19, it just makes me so proud. Grabe talaga. Like, for real. Sincerely, from the bottom of my heart, I am so happy for these guys. SB19. Sa panaginip ko ay naroon ka. Sing! Galing din ng harmony ni Julian dito. She was dwelling in the high register, no? Ano, mahirap yan. Dapat it requires stamina. O, di ba? May konting ilangan eh. O, pero tingnan mo makatingin si Stel, oh. Ooooooo! O, yung mga 18 dyan, wala na. Walang saselos-selos, trabaho lang. Nag-iba. And naalala ko, dati, parang kinanta nila to sa isang press con, no? Parang pinapakanta sila ng mga reporters. And if I'm not mistaken, ha, ito yung kanta na parang pinapakanta sa kanila. And parang hindi dapat sila kumanta, no? Hindi, wala ata sa plano na dapat kumanta sila sa press con. But because they're just aspiring pa lang sila na boy band, no? Yung request ng reporters ginawa nila. So if I'm not mistaken ha. Hey, nice. Nakaka-proud, di ba? Wonderful. Ang gusto ko dito is good pairing. Tapos lahat sila, they really performed with an extra motivation to sing the songs that were assigned to them, na talagang they have to have this extra motivation, extra
seriousness ba? No, yun yung na, but at the same time, nag-enjoy naman sila. You can see them smiling, but I just felt like the vibe, the energy was more of like the performing side, no? Talagang, they focused more on the delivery of the songs. Maybe because this was, you know, for the Independence Day, so siguro that has affect their mindset going through with this segment, no? Na they have to be more of like the serious side rather than the you know, yung parang casual lang ng konti, no? So I love the pairing. I love Raf and Thea's performance, very powerful. Yung ano naman, Aisel and Mark, iconic veteran moves, mga ganun. Jessica and itong si dalawang Jessica, Villarubin and Sanchez, bardagulan moments. I love it. I love it. I love those high notes na nagka-clash na pa-pa-pa-pa-pa-pang, bang. Oh, Philippine, American Idol versus The Clash, oh, diba? Nice. So, it's an indication that Jessica Villarubin can actually compete internationally with her vocal gift, no? Grabe. Julianne Stell, amazing. Lovely, lovely. Ito naman kay Christian and Marian Osabel, it was beautiful, no? Yung ano nila, yung I love kasi yung ano eh, yung character na nabuo sa kanilang dalawa, na given the fact na parang dati contestant pa lang si Marian. So yung amazing factor sa duet nila, sa pairing nila, parang yun, dun ako mas na hook, no? And then itong kay Garrett and Anna, sobrang linis kumanta. Ano lang, ano tawag dito, suportado ang isa't isa, and amazing, no? Wonderful, good pairing. Nice song choices, and kudos to everyone sa production, sa arranger, and to each one of them. Good job, and happy Independence. So that's it. Hope you guys enjoy that one. Peace out, everybody. Much love, stay safe, and God bless you all. Peace.